Good day, guys. I am Linar. Welcome to my channel. For today's video, I will share to you how to solve the value of the variable. So let's do it. Solving for the value of variable. The other term for the variable is the missing number or the missing term. Solve for the value of x. Our first equation, 2x plus 5 equal to 45. Ano ang gagawin natin sa equation na ito? Ang una ay tanggalin ang 5. At paano yan gagawin? Mag-subtract ng 5 sa 5 at saka sa 45. 5 minus 5 is 0. Ang mag-iwan ay yung ating variable, which is 2x. 45 minus 5 is 40. So 2x is equal to 40. 2x equal to 40. Next is to remove 2. Divide tayo ng 2 sa 2 at saka sa 40 para magiging balance ang equation. Divide 2 to 2 and also 2 sa 40. Then cancel 2, na iwan ang ating variable na x. 40 divided by 2 is equal to 20. And this will be our final answer. Solve for the value of, in our equation, 6n plus 2n plus 5 is equal to 29. First, we will add 6n plus 2n equal to 18 plus 5 equal to 29. Sunod ay tanggalin ang 5 sa pamamagitan ng pag-subtract ng 5 sa 5 at saka sa pag-subtract ng 5 sa 29. Para magiging balance ang equation. 5 minus 5 is 0. Ang maiwan ay yung 8 at saka ang variable na n. 29 minus 5 is equal to 24. 8n is equal to 24. Ano ang gawin natin ngayon dito para ma solve natin ang value ng variable na n? Mag-divide ng 8 sa 8 at saka sa 24. Divide ng 8. Divide ng 8 din sa 24 para balance ang equation. Canceled out ang 8 at ang maiwan ay yung variable na n. 24 divided by 8 is equal to 3. N is equal to 3, and this will be our final answer. Next, solve for the value of x. Our equation here, 2x plus 9x minus 3 minus 5x plus 5 is equal to 26. Ang gagawin una dito ay i-group yung mga similar terms. Add ang 9 at saka ang 2 is equal to 11x minus 5x. Negative 3 plus positive 5, ang answer ay positive 2. So plus 2 equal to 26. Next, 11x minus 5x is 11x minus 5x is equal to 6x plus 2 is equal to 26. So, nagawin, tanggalin ang 2 at ito ay gagawin sa pamamagitan ng pag-subtract ng negative ng 2 sa 2 at saka sa 26. So, minus 2 is 0. Ang maiwan ay ang 6 at saka ang ating variable na x. 26 minus 2 is equal to 24. 6x is equal to 24.
Sunod ay para maiwan ang variable na x, mag-divide ng 6 sa 6 at saka sa 24 mag-divide ng 6. At gawin ito para magiging balance ang equation. 6 divided by 6. 6 is cancelled out. What will remain is the variable which is x. 24 divided by 6 is equal to 4. So, this is our final answer. Next, solve for the value of y. Ang gawin natin dito ay simplify natin ang negative 8 at saka ang positive 6. Negative 8 plus positive 2 is equal to negative 2. Then, kopyahin ang hindi na isama sa pag-solve ng mga terms. Sunod ay tanggalin ang negative 2. Mag-subtract ng positive 2 sa negative 2 at saka sa mag-subtract ng positive 2 sa negative 29. 2 minus 2, that will be 0. Ang maiwan ay yung 9 at saka ang variable. Negative 29 minus positive 2 is equal to negative 27. 9y is equal to negative 27. Para ma-solve ang variable ay mag-divide ng 9 sa 9 at mag-divide ng 9 sa negative 27. Cancel out ang 9. Ang maiwan ay yung variable na y. Then, negative 27 divided by 9 is equal to negative 3. This is our final answer. Solve for the value of n. Ang unang gawin sa ating question, subtract natin ang 5n at saka 3n, and the answer is 2n minus 3 equal to 6. Sunod ay tanggalin ang negative 3. Mag-subtract ng positive 3 sa 3 at saka sa positive 6. So, 3 minus 3, that will be 0. Ang iwan ay yung 2 at ang variable 2n. Positive 6 minus positive 3. Like terms, add natin. 2n equal to 9. Sunod, para maiwan ang variable na n, mag-divide ng 2. Mag-divide ng 2 sa 2, mag-divide ng 2 sa 9. Cancel out 2. Maiwan ang variable na n. Equal to 9 over 2. Hindi na natin isolve dahil ang answer dito or ang quotient ay decimal number. So, this will be our final answer. N is equal to 9 over 2. Next, solve for the value of y. The equation here, 2y over 3 is equal to 3 over 5. Para ma-solve natin ang value ng y ay anong gawin natin dito? Mag-multiply tayo ng reciprocal ng 2/3. So, ang reciprocal ng 2/3 is 3 over 2. So, we will multiply 3 over 2 to 2/3. And also, gawin natin sa other side, we will multiply 3 over 2. Para maging balance ang equation. Canceled ang 3, canceled ang 2. So, 3 divided by 3 is 1. 2 divided by 2 is 1.
1 times y is equal to 1y over 1 times 1 is 1 is equal to 3 times 3 is equal to 9 divided over 5 times 2 is equal to 10. Then canceled ang 1, ang maiwan yung variable na y is equal to 9 over 10, and this is our final answer. So that's all for today. Sana mayroon kayong natutunan sa video na ito, at huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aking channel at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga upcoming videos. So, thank you and bye-bye!